Chairman TV. Weather update. Global warming. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, December 14, 2021. Yung minomonitor nga po natin bagyo, no, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito nga po, no, ay nag-intensify na into tropical storm. As of 6:30 a.m. nga ngayong umaga, ito nga po ay nasa layong 1,230 kilometer dito po yan sa eastern section ng Caraga region sa May Mindanao. At kung mapapansin nga po natin, ano, yung lawak nitong kaulapan ng ating bagyo sa labas ng ating bansa na may international name na Rai, yung pinaka kaulapan niya nga po, no, ay umaabot na po yan or nakaka-apekto na po yan dito sa bahagi ng Mindanao, dito po yan sa may Surigao at maging dito po sa ilang parte ng eastern section ng Visayas. At ito nga pong si bagyong Rai ay tinataglay na nga po, no, yung lakas na aabot ng 85 kilometer per hour, malapit po yan sa gitna, at may pagbugso po yan na aabot na 105 kilometer per hour. At kumikilos nga po ito, no, ng northwestward sa bilis na 30 kilometer per hour. Mabilis po ang pagkilos nitong nasabing bagyo. At ito nga po ay papasok sa ating bansa at may posibilidad nga ang landfall scenario nito. So kung mapapansin nga po natin, ayon po sa ating Japan agency, no, yung kanyang forecast track ay ipapakita po natin. Sa ngayon po, no, ang umiiral dito sa Luzon area, yung ating amihan pa rin, ano, nakakapekto sa may extreme northern Luzon. At asahan na nga po yung mga pag-ulan dito sa may parte ng Visayas at ng Mindanao. Ito po yung forecast track ng ating Japan agency, no. Kung mapapansin nga po natin na tomorrow, Tuesday po, no, mamaya po yan ng alas dos ng hapon ay may posibilidad na nga po mag-intensify pa ito into severe tropical storm. At by Wednesday ng alas dos ng umaga, ito nga po ay posibleng maging isang typhoon category na. At aabot na nga po ang lakas nito sa 140 kilometer per hour. At pagdating naman po ng alas dos ng hapon, ano, ng Wednesday, ito nga po ay mag-intensify pa, magiging pa po siyang 165 kilometer per hour. At ito nga po ay nasa Philippine Sea pa. At pagdating naman po ng Thursday ng alas dos ng umaga, ito nga po ay mas lalakas pa at aabot po ito ng 185 kilometer per hour. Ayun po yan, ano, sa ating Japan agency at ng NOAA, at magkakaroon po tayo ng possible scenario ng landfall dito po somewhere in Visayas area or dito po sa Surigao. Dahil nga po, inuulit po natin, ano, malayo pa po yung bagyo, malaki pa po ang tsansa na magbabago yung pagkilos nito. Ito po ang possible scenario pa lang ng ating Japan agency. At pagdating po ng Friday, no, tatawirin niya nga po itong parte ng Visayas at ng Mindanao. Nasa typhoon category pa rin po siya, no, na nasa 165 kilometer per hour. At tatawirin niya nga po itong ating landmass at dito po yan dediretso sa may northern section ng Palawan na nasa typhoon category pa rin. At lalabas po ito ng landmass ng ating bansa by Sunday ng alas dos ng umaga at nasa typhoon category pa rin po. Sa ngayon po, ito po yung forecast track ng ating Japan agency at ng NOAA. At check natin, no, yung ating satellite image kung saan nga makikita natin na yung makakapal na kaulapan nitong nasabing bagyo ay nakakaapekto na sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang parte ng Visayas. Pagmamasdan po muna natin ang malaking bahagi ng Luzon ay malamig
na panahon pa rin ang mararanasan dahil pa rin po yan sa ating amihan at magiging maganda naman po ang lagay ng panahon ng Mindoro Province at ng Bicol Region. At ilang parte po ng Visayas, sa ngayon po ay magiging maganda pa ang lagay ng panahon at may mga posibilidad na po ng pag-ulan mamayang hapon. Sa may Palawan naman, kung mapapansin natin, maninipis na kaulapan ang ating nakikita at wala naman tayong nakikitang malalakas na pag-ulan na posibleng maranasan sa may Palawan. Check natin yung zoom view ng ating Mindanao at ng Visayas kung saan nga na nakaka-apekto itong nasabing sama ng panahon. Sa mga oras na ito ay makakaranas ng matinding pag-ulan na dito po sa may parte ng Tagbilaran, sa may Jagna, dito nga po sa may parte ng Cebu City, makakaranas na rin po tayo ng mga pag-ulan sa Dumaguete, maging dito po sa may parte ng Maasim, makakaranas na rin po tayo dito po sa may Bohol, mararanasan na rin po natin yung malakas na pag-ulan. Dito naman po sa may Mindanao, kung saan nga no, mas makakapal yung mga kaulapan na mararanasan sa may Surigao City, sa Santiago, sa Butuan, sa Tandag, sa may Gingog, dito po yan sa may Cagayan de Oro, sa Loreto, sa Bislig, sa Mungkayo, dito po sa may parte ng Banga, Tagum, sa may Valencia, makakaranas na rin po tayo ng malalakas na pag-ulan. Maging dito po no, sa parte ng Dipolog, makakaranas na rin po tayo dyan ng pag-ulan at sa may Oroqueta, mararanasan na rin po natin ang pag-ulan. Yung ating bagyo ay nasa labas pa rin ng bansa at ito naman po yung ating advanced weather forecast. By December 15, asahan nga po natin nalalapit na itong as typhoon category na yung ating bagyo at pagpasok nga po ng power line, ito nga po ay tatawagin si Bagyong Odette. At pagkatapos nga po niyan by December 15 ng hapon, ng alas 12 ng tanghali, rather, ito nga po ay isang typhoon category at sa Philippine Sea. At pagdating naman po ng December 16, ito nga po ay andito na po sa eastern section no, ng Surigao. At pagdating naman ng alas 12 ng tanghali ng December 16, yung kanyang makakapal na kaulapan ay mararamdaman na dito sa malaking bahagi ng Mindanao at malaking bahagi ng Visayas. Then pagdating po ng December 17, asahan na po natin na somewhere po dito sa may between Visayas area and Mindanao ay may possible na po tayo dyan na landfall scenario. At yung kaulapan po nitong nasabing typhoon na si Typhoon Odette ay aabot po yan hanggang dito sa may Bicol Region. Even Metro Manila, no, mararanasan yung mga mahina at katamtamang pagbugso ng pag-ulan. Then pagdating po ng alas 12 ng tanghali no, ng December 17, ito nga po ay posibleng dadaan pa siya dito sa may Bohol, sa may Cebu City. At mararanasan po natin yung sungit ng panahon hanggang Metro Manila na. At pagdating po ng December 18, ito nga po ay lalabas na ng landmass ng Visayas at makaka-apekto na nga po yan dito sa may malaking bahagi ng Puerto Princesa, Palawan. At pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali ng December 18, yung pinakasentro po niyan ay posibleng lumabas na rin na landmass ng Palawan. Pero kung makikita nga po natin yung lawak ng kaulapan o yung diametro nitong nasabing Typhoon Odette, ay apektado po niyan ang bahagi ng Metro Manila, ito pong area ng Mindoro Province at ilang bahagi ng Bicol Region ay apektado pa rin. Pagdating po ng December 19, ito nga po ay patuloy nang lalayo ng ating landmass as typhoon category pa rin. Pero yung mga pag-ulan mararanasan pa rin sa Palawan, dito po sa may Northern Luzon, Extreme Northern Luzon, Metro Manila, makakaranas pa rin po ng pag-ulan.
Sa ngayon po, ito pa lang po yung available data natin ano, para dito sa minomonitor natin na posibleng si Typhoon Odette na makaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat na sa ating mga kababayan at lalo na po yung mga posibleng daanan nitong nasabing bagyo ay dapat po tayo ay nakahanda na at habang malayo pa po yung bagyo ay dapat po tayo ay mag-ready na po or mag-iingat, no? Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips to balance in favor of fair use. Disclaimer, please note the copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.